Kasi may medyo malaki yung impunit niya sa tenga niya. Pangalang kwento, breaking news muna tayo. Magbigay muna tayo ng update patungkol sa pinsalang natamo ni Jade Bornea sa laban nila ng kampiyon na si Fernando Daniel Martinez sa interview nila ni Sir Kinito Inson at ni Miss Leanne Casillo sa Play It Right TV na YouTube channel. Dito ay nakapanayam nila sina JC Marangkil, Joven Jimenez at si Jerwin Ancas. Dito ay nagbigay ng update si Marangkil sa nangyari pagkatapos ng laban at lalong-lalo na sa kondisyon ni Bornea ngayon. Ayon kay Marangkil, sa round 9 ay hindi pa rin nagreklamo si Bornea kung masakit ba ang kanyang tenga. Dahil alam niyang si Bornea ay talagang isang matapang na mandirigma. Hindi iniinda ang sakit at talagang laban lang. Pero para sa kanya, talagang sinapak lang talaga sila ng malas. Ulitin ko po mga kakwento ha, inabutan lang sila ng malas kaya doon napulit ang tenga ni Bornea. Kung tutusin, ay napakapambihira lamang ito na nangyayari sa isang buksingero na tenga talaga ang nagkaroon ng malubhang pinsala. At dahil grabe na ang pagpatak ng dugo mula sa tenga ay nakaka-epekto na ito kay Bornea at umabot na pati sa kanyang mata at nahihirapan na siyang makakakita. At tumalsik pa nga sa kamera ang dugo. Kaya pagsapit ng round 10 at 11 ay doon na natatamaan si Bornea kaya namamaga din ang kanyang mukha ngayon. Dahil hindi na nailagan ni Bornea ang mga atake ni Martinez at doon na mas lalong binumba pa ni Martinez itong si Bornea. Ang nakikita nila na patama ni Martinez ay ang kanyang left hook na palaging nakakatama sa kanang banda ng mukha ni Bornea at ibinunyag ni Marangkil na pagkatapos ng laban ay dinala kaagad si Bornea sa ospital dahil talagang may napunit na parte sa kanang tenga ni Bornea. Kita na nga raw ang cartilage soft bone ng tenga kaya kinakailangan ng atensyon ng doktor. Ayun naman kay Ancas para sa kanya. Sabi ni Sir GC ma'am na talagang swerte lang talaga yung si Martinez kasi bihira-bihira lang talaga yan sa boxer na maputukan sa tenga po. Tenga, napakabihira no? Lang po. At usually sa mata, no? Lang talaga siya. Opo, swerte lang talaga siya kasi para sa akin yun. Yung sigaw ko doon, atin na yun eh. Sabi ko sa atin na yan. Sabi ko, yun lang sa 11 round, nagulat lang ako na biglang tinigil na referee. Sinabi ng corner ni Martinez na dapat si Paga ni Martinez sa round 8 na nagkikita nila na dihado sila sa punto sa early rounds. Kaya doon na humataw si Martinez. Pero ang malas lang talaga dahil napunit ang tenga ni Jay. Pero ganun pa man, nakikita ni Ancas na kayang-kaya pa ni Jay ni pagpapatuloy ang laban. Pinagulat lang siya nang hininto na ito ng referee sa round 11. Pumilib si Ancas ay pinakita ni Jade dahil noong silang Martinez ang naglaban ay talagang sugod ng sugod lang itong si Martinez at wala talaga sa bokabularyo niya ang salitang atras at parang natutunan na lang ito ni Martinez na si Bornea na ang kanyang nakaharap. Mga kakwento, i-black and white ko lang itong mga kakwento kung ano nga ba ang nangyari sa tenga ni Jade at kayo na rin ang magsasabi kung saang parte nga ba ang napunit. Samantala, kung halos sa mata ng mga Pinoy ay lamang si Bornea sa scorecards, ang tanong sa mga mata kaya ng mga horado, nangunguna kaya si Bornea sa scorecards bago pa man ininto ang laban? Ang kasagutan dito mga kwento ay lamang po sa tatlong mga horado, si... Martinez, dahil dalawang mga horado ang nagbigay ng 97-93 abor kay Martinez at 98-92. Malayo po ang agwat mga kakwento. Mga kakwento, hindi po talaga biro ang boxing. Kaya sana naman po ay bigyan natin ng halaga ang bawat boksingero nating lumalaban sa ibabaw ng lona. Lalong-lalo na ng dangalang sambayan ng Pilipino ang kanilang dinadala at ang hiling namin sa iyo ngayon kabayan ng pagaling mo ng agaran at sana sa pag-asa ay huwag mawalan ang maging world champion ay makakamit mo rin yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Rene De Leon, kikakwentong Junel Vlogs, kikakwentong Kendre Mihio, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.